confirmed na nasa custody na ng Kuwaiti Police yung 17-year-old na anak ng Kuwaiti employer ni Julie B. Hawak na ng Kuwaiti Police ang 17-anyos na batang lalaki na anak ng employer ng Pinay Overseas Filipino worker na si Jollibee Ranara na natagpo ang sunog ang katawan sa isang disyerto sa Kuwait noong Linggo, January 22. Ang nasabing minor de edad na si Turkey Obaid Alajmi ang sospek umano sa pagpaslang sa 35-anyos na OFW. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, nakausap pa umano ng biktima ang kanyang pamilya noong Biyernes, January 20, at nagsabi ito ng kanyang mga pinagdaanan sa trabaho. Kailangan talaga paigtingin yung screening ng mga employers, no? Actually, ang sabi ni Julie B sa kanyang nanay nung Friday, yung magulang, yung mes na kakatanda, wala siyang problema. Yung talagang anak na 17 years old, yun ang kumbaga pinagmamalupitan siya, no? So dapat tingnan din yun. Ayon sa nanay ni Julie B, yung anak niya na pilitan mag-abroad para matulungan yung kanyang magulang, and also dahil maliliit pa yung mga bata, grade school age, 4 na anak, ano? So you can see na ulirang anak, ulirang nanay si Julie B. Ayon kay Secretary Ople, nakatutok na ang Embahada ng Pilipinas sa Kuwait upang matiyak na makakamit ang hustisya sa pagkamatay ng OFW. I understand that the DFA has a retainer with a law firm in Kuwait, and yung lawyer na designated for this particular case as hired by the Philippine government is working with the prosecutor's office. Nakita naman natin within 24 hours nasa custody na ng Kuwaiti Police yung primary suspect. So nakikita naman natin na umaandar yung criminal justice system sa Kuwait side. Tiniyak naman ng DMW sa pamilya ng biktima na maiuuwi sa mga susunod na araw ang mga labi ni Jollibee mula Kuwait. Samantala, sinabi naman ni Ople na panahon na para bisitahin ang bilateral agreement ng Pilipinas at Kuwait para matiyak ang kapakanan ng mga OFWs. We will reach out to the Kuwaiti government. Panahon na siguro i-review yung bilateral labor agreement na 2018 pa yata yun, para din magaya natin yung bilateral agreement with Saudi Arabia na mas maraming safeguards para sa proteksyon ng ating mga manggagawa. Nangako naman ng DMW na mag-aabot ng tulong ang pamahalaan, kabilang na ang burial assistance, mandatory insurance at scholarships sa 4 na anak na naulila ni Jollibee. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.